24, Sunday. Tama po ba? Pupunta kami ngayon sa Residencia Romero sa may Pampanga. As you can see, yeah. So, ito po yung nati-deliver namin different varieties po ng rooted cutting grapes. Kita mo po, very stable lahat. Meron po dyan na La Riviere, White Malaga, Red Cardinal, Brazilian Hybrid, and Joy Seedless. Meron din tayong La Riviere na Marcon. At saka meron isang bonus na Baikonur para kay Mr. Romero, grapes po sa kanya, at saka 5 pieces na unrooted cutting grapes na Red Cardinal. So, tignan po natin ngayon kung magkakasya sa kotse. Ano po? Ilang, ano kaya ang uunahin? So, yun po mga katropang ubas. Kung natatandaan nyo po, last year, July 24, 2022, sa pinakita ko po sa On The Side na video, diniliver po natin yan sa San Fernando, Pampanga. So, after one year, eto na po siya. Nagbunga na po siya. So, eto po On The Side. Yan. Yan po yung nakikita nyo pong video sa gilid. Yan po yung July 24, 2022. Nung dineliver po natin yan sa San Fernando, Pampanga. At yung nakikita nyo po dyan sa full screen na video, yan na po ang kanyang resulta. Yan na po ang kanyang mga tanim na pabunga na po natin. So karamihan po dyan, o almost balance, nagpa-deliver din po siya ng mga rare varieties pa. Pero ang napabunga pala muna natin ngayon ay yung mga common varieties po ng grapes. So, mga 2 months or 3 months from now, yung rare varieties naman po ang ating ipopruning sa area ni sa San Fernando, Pampanga, na isa sa mga grapes vineyard na ating tinutukan. So, ayan na ang resulta niya after 1 year. Kitang-kita niya naman po mga katropang ubas. Ang gaganda ng bunga niya. Ang dami niyang bunga after 1 year na pabunga na natin. So, sa mga nagnanais po dyan na magtanim pa ng grapes, o magkaroon ng grapes vineyard, kontakin nyo lang po ang inyong katropang ubas, John John Sanchez, ng CNCS Life Garden, the Philippines' number one grape plant store in the Philippines. Thank you po. Maraming salamat.